Mula kay Melv's Castle, mga kapatid. Ito sa loobin ni Melv's Castle, te. Ito yung title, mga kapatid. Ah. Commander-in-Chief, kala ko ba gusto nyo ng gera? Yak China, tatakot na kay PBBM. Hinamo ng Pangulo. Antindi ng title, mga tol. Eh, no? Well, ito, papanoorin natin to. Bigyan natin ng reaction video, commentary, mga kapatid. No? Kung ikaw ay isang Pilipino, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga tol. Una-una, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melv's Castle. At kung bago ka pa lamang dito, syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Napakatapang talaga ni PBBM. Pinalagan ng Pangulo ang pambabatikos ng Chinese Foreign Ministry. Durog yung China doon sa sinabi niya, no? Grabe rin to si PBBM. Inakusahan kasi ni Spokeswang ang Pilipinas na kaya lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea kasalanan ng mga Pilipino. Mm-hmm. Ayaw rin raw makapag-usap ng maayos ng Department of National Defense. Mm-hmm. Kita mo yung mga pambabaligtad nila, no? Pilipinas raw ang napakayayabag. Mm-hmm. Pero sino ba ang tunay na gumagawa ng gulo? Ang Pilipinas na ipinaglalaban lang ang karapatan nito o ang China na gustong may pag-ayos pero wala namang isang salita at hindi sumusunod sa napag-usapan? Anong gusto ng China? Sunod-sunuran tayo sa kanila. Puta tayo ng mga Chinese, gusto nyo ba yon? Nek-nek nila. Atin ang West Philippine Sea at China ang sumunod sa gusto ng Pilipinas. Mm-hmm. Dito muli ngang hinamon ni Pangulong Marcos ang Chinese Foreign Ministry. Uulitin ko, papaatrasin nyo ang lahat ng Chinese Coast Guard nyo at papauwiin ang lahat ng Chinese vessel. Doon anya papayag si PBBM na mapag-negosasyon sa China. Pero maniniwala pa ba tayong mangyayari yan? Kung ako nga kay PBBM, hindi ko na itutuloy ang pakikipag-usap sa China. Patigasan na lang talaga ng mukha. Alam niyo yung sinasabing papaatrasin yung mga Chinese Coast Guard, di ba? Hindi nga sumusunod sa international law itong China. Meron UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi nila kinikilala. Although naka-perma sila doon, signatory sila, 'di ba? Pero yung ginawang 200 nautical miles na ibinigay sa atin o bilang ating bahagi diyan sa karagatan, hindi nila ina-acknowledge, 'di ba? Andiyan diyan patuloy ang pananakop nila. Scarborough pinuntahan nila 2012, 'di ba? Kaya nagkaroon, munti ka na magkaroon ng kaguluhan diyan, nagkaroon ng standoff, 'di ba? So, para hindi matuloy, Pilipinas sumatras na pumagit na ang Amerika, mga kapatid. Pero ang China, hindi na iniwan yun. Hindi na nila nilubayan, hindi na nila binitawan yung Scarborough. So, ang ginawa ng Pilipinas, napilitan maghain ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration nung 2014, no? Sa The Hague, diba? At nanalo tayo, 2016. Nanalo tayo, mga tol. Nagdiwang tayo doon, nagdiwang. Siyempre, wow, panalo kami, 'di ba? Akala natin aalis na China kasi panalo tayo, 'di ba? Ganun naman 'yun eh. Kaso hindi. Hindi umalis ang China, hindi nila binitawan, hindi nila kinilala yung hatol, 'di ba? Natanggap natin yung papel, mga tol. Anong sabi ng presidente natin noon? It's just a piece of paper. Give it to me and I will throw it in the trash bin or trash can. Mismong presidente natin, mga tol, binaliwala yung kasulatan, no, yung papel. It's just a piece of paper daw, mga tol. Diba? Mas pinili niyang paboran na lang ang China kaysa paboran yung sarili niyang bansa, mga tol. Ay, nako. O, ito ngayon. May bago tayong presidente. After 6 years, mga kapatid, na pamamalagi ng China dyan, pumapalag na tayo ngayon, no? Nagahain na tayo ng napakaraming diplomatic protest. Well, noon pa naman, nagahain tayo ng diplomatic protest sa kanila pero talagang di nila pinapansin yan. At ngayon, talagang matindi tension dyan at nababalita na sa buong mundo. Kasi nagkakaroon na ng boses ang Coast Guard eh. Unlike before, walang boses ang Coast Guard, mga tol. Hindi natin nababalita, hindi natin naririnig. May mga pailan-ilan pero hindi ganitong talagang halos araw-araw may nababalitaan tayo rito sa West Philippine Sea, di ba? Iba na talaga yung panahon ngayon, mga tol. We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is
follows what is now described as a 10-dash line. Panahon ni Digong, 9-dash line pa yan. Ngayon, panahon ni BBM, naging 10-dash line na yan. Oh. Magiging 11-dash line pa yan, mga tol. Kasi nakita, may namatahan na yung Chinese eh. Naglalayag na sila rito sa Benham Rice, doon sa kabilang bahagi na ng Pilipinas. Bah, pag hindi natin nabantayan yan, di malabo mangyari, maging 11-dash line na yan. Oh. Baka lumaki pa lalo yan. This is not recognized by any country, any international body. Certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Napakalaki lalo nga ng problema ng Chinese Foreign Ministry. Ibinabalandra kasi ni PBBM ang tunay na masamang pag-uugali ng mga Chinese. Pero yun mo, no, sa lahat ng pinupuntahan ni PBBM na bansa, talagang tinatopic niya yan, mga tol, kasi kailangan talaga natin ng suporta. Nagpunta siya dun sa Australia, di ba? Ganyan din yung topic niya. Ngayon, nasa Germany siya. Yan pa rin, mga kapatid. Talagang pinapakita, mga kapatid, ng presidente. Di ba? Sa pamamagitan nito. No? Sa pamamagitan ng mga pagtalakay sa mga ganitong usapin na talagang hindi niya isusuko itong West Philippine Sea. Kung tayo-tayo lang, wala, hindi tayo mananalo rito, mga tol. Napakalakas ng bansang yan, mga kapatid. Kahit lahat ng Pilipino, bigyan nila ng armas, hindi mananalo. Diba? Hindi mananalo kahit lahat ng Pilipino, kahit pati bata, matanda, may ngipin, wala, bigyan nila ng armas, hindi mananalo, mga tol. Kasi ang labanan ngayon, hindi naman tao sa tao na eh, diba? Mga advanced weapon, mga matitinding mga assets ang gamit ng mga ng bansang yan, mga tol. Diba? So ngayon, eto, humihingi tayo ng suporta. Diba? Kumukuha tayo ng simpatsya at sa pamamagitan ng mga videong nilalabas ng Coast Guard na ngayon ay dinidiscredit ng mga pro-China, syempre, para matigil ang Coast Guard sa ginagawa nila. Yun ang paraan nila, mga tol, eh. Diba? Ito yung paraan ngayon nila para pigilan ng Coast Guard sa ginagawa nila ng Coast Guard na ilantad sa buong mundo yung kasakiman at kapagkaganid nitong China, mga tol. So, ngayon, napakarami na natin mga bansa na nakukuha ang suporta. India, Australia, Germany, diba? United States, diba? Matagal na yan, o, diba? Japan, now South Korea, ang dami, mga tol. Umiiyak na naman tuloy si Spokeswang. Nakikiusap ng muli sa Pilipinas na itigil na ang tila paghahamon ng gera. Ayaw raw ng China ng lumalapa ang tensyon. Kaya muli, nagmamakaawa to sa Pilipinas na idaan-anya ni PBBM sa maayos na usapan ang hindi pagkakaunawaan at huwag idaan sa maras na paraan. Basahin natin. Komedyante to si Wang Wenbin. China has been exercising a high degree of restraint. We maintain that party should find solutions. Wow! That are acceptable to each all by working in the spirit of good neighborliness and friendship. Hindi na natin pinapakinggan, di naman natin naiintindihan yung sinasabi niya eh. So basahin na lang natin. And on the basis of respecting historical and legal facts, but abusing such good faith should not be allowed, mga kapatid, no? Ang titindi talaga nito, mga to. Sila pa, sa kanila pa talaga nang gagaling yan, no? Distorting maritime laws cannot be accepted in face of deliberate infringements. Sila nga gumagawa nun eh. We will take justified actions to defend our rights. Sabing ganun. And our rights accordance with the law. In face of unwarranted provocation, we will respond with prompt and legitimate countermeasures.
王外长奉劝某些域外国家不要挑事生非，选边站队，不要成。Tayo pa talaga gumagawa ng provocation na. 为南海的搅局者和肇事方，那么针对你关心的问题呢，我也想。 On your question, I want to reiterate here that if certain countries truly want to what? 再次强调一下，域外国家在这个问题上。 Safeguard peace and stability in the South China Sea. They should respect the effort of. 如果真的是从维护南海和平稳定这个目标来出发的话，就应当尊重 China and relevant ASEAN countries to properly address disputes through dialogue and consultation. My goodness, my goodness, my goodness. 中国和有关的东盟国家通过对话协商来处理分歧，以及中国和 Lakas nila mang gaslighting, you know? 东盟国家共同努力，维护南海和平稳定的相关的举措，而不要做南海的搅事者。 Kayo sa tingin nyo, pabor ba kayo sa hindi pakikipag-usap ni PBBM sa China? Ikomento sa baba ang inyong salobit. Kung ako tatanong, hindi ako makikipag-usap dyan eh. Mga ano yan eh, hindi ako makikipag-usap dyan, pero kailangan no ipagpatuloy ng gobyerno pa ikipag-usap kahit na alam natin walang nangyayari kasi kailangan natin maipakita sa buong mundo na tayo naman ay open, diba? Tayo naman ay open at ipapakita natin sa buong mundo na sila ang hindi talaga maayos, mga tol, diba? Hindi talaga sila maayos. Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.